Wow! What's up mga Chokey? Oh. Pupunta tayo ngayon ng Diversion Baaw. At makikipagkita tayo ngayon sa kaibigan natin na si Sir Anton Mapa. Really, nigga? So, isa siyang photographer and videographer. At makikipagkita ako, hindi sa magpapapotoshoot ako sa kanya, kundi alamin natin yung kanyang invention. Yes. So, meron siyang scooter or conversion na into electric motor. So, meron siyang Mio Sporty. So, tinanggal niya yung flairings at yung makina. Then, pinalitan niya ng, ng battery operated. So, idea niya yung paglagay at pag-setup niya doon sa motor niya para maging e-motor o electric motor. So, tara, samahan niyo. May ipagkita ko sa kanya ngayon. Let's go! So, bali, nagbabiyahin na ako pa yan sa to Diversion Road, Kading Baaw, kung sari tagpuan o usipan na mo ni Sir Anton Mapa sa to mismo tapat ko gasoline station. Alright, yeah. So, sa din ako ngayon mga kachoki, Diversion Road ng Baaw. So, sadya, usipan po na mo. O, dito yung usapan namin ni Anton Mapa. So, dito ako kanya mag-aantay hanggang maya-maya konti kasi palis pa lang siya dun sa bahay nila. A few moments later. Ayan na po yung inaantay natin. Ayan ang kanyang motorcycle, kinonvert niya sa battery. So, ayan na po siya. Yung dating Mio Sporty na tulad nito. At tinanggal niya lang yung mga flairings at ganun din yung makina. So, pinapagana lang siya ng kuryente dahil inagyan niya ng mga battery. Right. Ang upuan si Anton Mapa. Wow! So, ito ang kanyang invention really, ng motor na converted o conversion. Wow naman! So, tinanggal niya yung mga flairings dito. Tingnan nyo guys, kung makikita nyo. Ayan yung Mio Sporty na same nung motor ko na ginagamit. So, tinanggal niya yung mga flairings dito. At itong box na to na makikita nyo is puno yan ng mga battery. I think, ilang battery to boss? 72 volts, 40 ampere hour. So 72 volts, 40 ampere hour. 40 ampere hour. Estimated, pero hindi pa tested, 100 kilometers. 100 kilometers? Yung pwede kayang itakbuhin. Okay. Depende sa piga. So, ang pagkakaalala ko nito is hindi lang ito power o yung kinasasaksak sa kuryente, bagkus ay pinapagana rin ito ng solar. So, what? So, yun ang napakaganda dahil magagamit ito kahit na blackout o walang kuryente, mapapagana pa rin ito ng solar. Kahit walang pambayad ng kuryente. So, sobrang tipid nito dahil wala ka nang kinukonsumo sa gasolina. At the same time, hindi ka rin pwedeng gumamit ng kuryente kung blackout, mapapagana siya sa solar. So ito yung ganyan, ito yung papatakbo yung mismong hub. So nandiyan yung motor. Then andun lang yung power yung supply, yung kuryente. So mapatakbo siya nito. Gaano naman ka kabilis ang takbo nito, boss? Diyan sa naka-install na hub, doon lang tayo sa say 50 kilometers. 60 kilometers, 50 to 60. Maximum na 'yon. Oo. Okay. Pero, so mabilis. Oh, mabilis na 'yon. Pero yung battery, hindi yan susuko hanggat kahit 300 kilometers kaya yung ibuga. Na talaga? Kasi mataas ang ampere niyan. Mataas ang ampere limit. So, gaano naman katagal kapag ka nag-charge ka ng ng solar? Ilang oras inaabot? Yung sa akin ngayon, yung charger ko kasi nasa wala pang isang ampere, kaya abutin niya ng tatlong araw, dire-diretso. Ngayon, na-estimate ko na mga 40 kilometers full day i-charge mo. Pero pwede yung battery, kaya niyan. Kung bibili ka ng mas malaking charger, mas malaking, madaming solar panel, kaya niyang mag-absorb from 0 to 100% in 20 minutes, kaya niyang i-full charge. So wala pa niyan dito. Meron pa lang niyan sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, wala pa niyan. Wow, nice. Yung battery kaya. Yung battery andito sa loob, kayang-kaya niya. Kahit 5 minutes,
from 0 to 100%. Wow! Kaya niyang i-charge. Ibig sabihin, in 5 minutes, kung malaki yung kuryente na kaya niyang ipasok, o kaya malaki yung madami yung solar panel, yes, kayang-kaya niya yon. Pero sa kahit nga yung mga gumagawa ng charger, wala pang ganun. Ah, talaga? Sa China, wala pa. Ayos ah. Hanggang 20 minutes lang sila. So yun yung kanyang sariling invention, guys. Sariling gawa niya talaga yon. Kaya siya nakakaalam. So, ang ilang battery yung nasa loob nito? 30. So 30, pwede ba makita kung anong klase? Kasi alam naman natin sa mga e-bike. Hindi pa tapos to, kaya medyo magulo. Magulo pa. Yan. So yan yung kanyang, guys, yung kanyang mga battery. Actually, patong-patong yan at may rubber. Alam niyo kung bakit may rubber? Dahil para hindi siya mas matagtag at maingat. Kita nyo, guys, is Mio Sporty yan, ha. Tinanggal niya lang yung makina, then yung clearings niya, para mas malagay niya yung mga battery dito at mapatakbo niya gamit yung kuryente. So napakatipid, hindi ka na, lalo't lalo pa na ako ngayon, napakataas ng gasolina. At the same time, ganun din yung sa power ng mga kuryenteng bayarin natin. Kaya napakatipid na ginagawa niya. Dahil meron pa yung bonus. Ang bonus niyan, kapag walang kuryente bahay mo, o kahit may kuryente, kung gusto mong gamitin yung sobra niyan sa gabi, pwede mong gamitin, pabalik. Oo, talaga. At saka ang battery niyan, 30 years, 40 years. Araw-araw mong i-charge, i-discharge from 0 to 100, pabalik-balik, kahit 30 years, buhay pa yan. Wow! Sana all! Kasi laboratory tested yung battery na yan. Wow, nice. Pero secret muna kung ano battery. So hindi pa nga pwedeng sabihin lahat-lahat dahil hindi pa kasi ganap na perfect o tapos yung kanyang gawa. Marami pa kasi may mga kulang pa na pwede pa siyang idagdag. Dugyot pa yan. So sa ngayon, nasa 60% pa lang yung kanyang pagkakagawa o hindi pa siya masasabing 100% dahil may mga kulang pa nga. So mabuti nga at pinaunlakan tayo ni Sir Anton Mapa para makita at magkaroon din kayo ng idea sa mga motor nyo kung gusto nyong gawing ganito para mas makatipid nga naman. Tingnan nyo, guys, oh, napakalupit yun. Oh. Yan yung kanyang Mio Sporty. Sa power, yung sa kuryente, gano'n naman katagal kapag sinaksak mo sa kuryente, kapag chinarge mo yung battery na yun. Depende pa rin sa charger kasi may mabilis na charger. Para din yan sa cellphone. May fast charger, may mabagal na charger, may normal charger na. Kung halimbawa, fast charger yung ginamit mo, na-experience mo na ba yun? Wala pa. Hindi ko pa yan ginagamitan ever ng kuryente. Lahat, palagi yan solar. Pagkabuo ko niyan, lagi na yan solar ang gamit ko. So mga naka-isang 1,000 kilometers na akong test. Hanggang ngayon, solar pa rin. So hindi niya masasabi or ma-expect na gaano katagal yung sa power. Pero pwedeng-pwede yan sa ordinary e-bike charger. Pwedeng-pwede. So yan yung ano. Yan yung sariling tawag talaga nila. So yan yung sariling conversion na electric motor. So yun na yun. Bahala na kayo kung anong isipin niyo. Pasakali mo pa yun. So yan. At thank you, Sir Maps, kasi pinagbigyan tayo ng oras. Idea lang yan. Pero merong konting innovation. At saka wala pa kasi nakakaisip niyan kasi sinasabi nila, masyadong mahal ang battery, masyadong mahal ang electric. Sa pa yun. Pero paano kung 200 per liter na yung gasolina? So forever kang magbabayad ng gasolina eh. Kung intercity lang naman yung babiyahin mo, kayang-kaya yan kasi 100 kilometers ang kaya niyang range yan eh. Oo nga naman. So mag-invest ka ng one time, forever mo na yan. Konting mga konting maintenance. Oo, pwede. So kayo, guys, kaya tinginin na natin to kasi baka magkaroon din kayo ng idea o gusto nyo rin magtipid, tapos pwede to. Sarili nyo rin idea kung paano gawin din yung mga motor nyo para makatipid sa panahon ngayon na tumataas yung ating gasolina. Wala na rin yung motor oil. Wow! Sa kahit anong yung gulong is same as parehas. Pwede namang tubeless. Pwedeng tubeless. Okay. So ito lang nagpapaganin para mapatakbo sa loob. Yan lang. Kasama na rin dito yung preno. Andito rin yung preno, di ba? May preno rin yung sa unahan. Pero andito na yung yung coil na sinasabi nila. Okay. Pero merong electric bike na mid motor. Anong ibig sabihin nun? Ang mid motor, parang ganun din ng ordinary motor. Nasa gitna yung dynamo andito nakalagay. Tapos, merong meron siyang transmission. Meron din kadena. So, sabi nila, mas okay daw yun.
Pero ewan ko lang. Itetest pa natin. Ah, okay. Okay. So, yun. So, salamat, boss, dahil pinagbigyan mo ang aking kahilingan ngayong araw na to na makita yung sariling gawa mo. So, sariling gawa niya yan, guys. Pinagtuunan niya yan ng ilang buwan bago mabuo at ma-set up yung ganyang klaseng electric motor niya yan. Kasi dahil nga sa tumataas yung gasolina, kaya naisipan niyang maglagay ng battery na lang, battery operated.